Hello guys, welcome to Ken Vlog Channel. Ngayong video na to, tatalakayin natin ang mga nakatira sa ilalim sa dagat at mga behavior nila at mga ginagawa nila. Kaya guys, silipin natin at tuklasin natin. Let's go! Ang Pilipinas ay isang archipelago na napapaligiran ng mga karagatan. Ito ay napakaganda at misteryoso. Madalas tayo nagpupunta dito para mag-relax at magsaya. Pero ang karagatan din ay puno ng mga nakakamanghang mga hayop at mayroon ding ilan na lubhang mapanganib. Hi guys! Welcome again sa Ngayon Alam Mo Na! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakadelikadong hayop na makikita nyo sa dagat. Sa number 10, Barracuda. Ang mga barracuda ay di madalas umaatake ng mga tao. Ngunit kung ikaw ay biglang atakihin ito, siguradong di mo ito matatakasan dahil ang paglangoy nito ay malakidlat sa bilis na umaabot sa 43 kilometers per hour. Ang mga barracuda din ay may mga matatalas na ipin gaya ng sa mga piranha. So number 9, flower urchin. Pag nakita mo ang flower urchin, di mo aakalain na ito ay isa sa mga pinakadelikadong hayop sa dagat. Hindi ito bulaklak o simpleng coral lamang. Ito ay binansagan ng Guinness World Records na most dangerous sea urchin. Ang flower urchin ay may mga matutulis at nakakalasong spine na di mo gugustuhing maapakan. Kapag ika'y napalapit o napadikit, maglalabas ito ng venom na sobrang sakit at mapaparilisa ang iyong katawan. At pwede kang mawalan ng malay. Kaya naman, madami na din ang nabibiktima nito at namatay. Kaya kung kayo ay makakakita nito, huwag niyo itong lalapitan at hahawakan. So number 8, sea snake. Mayroong 30 to 50 na klase ng sea snake ang matatagpuan sa mga karagatan. Ang pinaka nakakalasod dito ay ang big sea snake na ang venom ay mas matinip pa sa cobra ng 8 beses. 1.5 milligram lang ng venom nito ay kaya ng pumatay ng hanggang 8 katao. Sa Pilipinas, ang kadalasang nakikita na sea snake ay ang yellow-lipped sea crate o tinatawag ding banded sea crate. Hindi agresibo ang banded sea crate, ngunit madalas itong bumabalik sa lupa para magpahinga. Kaya naman, ito ay madalas na nakakasalubong ng tao. Hindi naman ito nanunuklaw kung sa tingin nito wala siya sa panganib. Hinuhuli din ito ng mga Pilipino para sa balat at laman at pinapadala sa Japan para sa iba't ibang Japanese cuisine tulad ng irabujiri soup. So number 7, textile cone snail. Marami sa atin ang nangongolekta o namumulot ng mga shell tuwing tayo ay nasa beach. Kaya naman, ang susunod na hayop sa ating listahan ay dapat nating pangambahan. Kapag pinag-uusapan ng pinakadelikadong hayop sa dagat, hindi mo maiisip na ang isang snail ay kabilang dito. Ang cone snail ay maaaring maging sorpresa sa iba dahil ito ay maliit lamang at mukhang inosente. Ngunit ang isang patak ng venom nito ay kayang pumatay ng 20 katao. Walang gamot sa venom nito. Kaya naman, ang cone snail ay tinatawag din na cigarette snail. Dahil may kasabihan na pag ikaw ay nabiktima nito, ang iyong buhay ay may taning na parang nauupos na isang sigarilyo. Kaya sa susunod na kayo ay mamumulot ng mga magagandang shell sa beach, siguraduhin nyo muna na wala itong laman na cone snail. Sa number 6, stonefish.
Ang susunod sa ating listahan ay ang stonefish. Hindi mo ito basta-basta makikita kung hindi mo ito hinahanap. Isang isda na parang bato, ngunit huwag kang magpapaloko. Dahil ito ay kilala bilang the most venomous fish sa buong mundo. Hindi basta-basta umaatake ng tao ang stonefish, pero hindi ito dahilan para maging kampante. Ang venom ng stonefish ay matatagpuan sa mga tinik na nasa kanyang likuran. At madalas itong ginagamit na pangdepensa sa mga umaatake sa kanya. Kaya naman, pag ito ay aksidente mong natapakan, ika'y paniguradong malalason. Sinasabing sobrang sakit ang nararamdaman ng taong nalason nito at pwede humantong sa heart failure at pagkamatay kapag hindi agad naagapan. Kaya sa susunod na kayo ay nasa beach, tingnan niyong mabuti ang inyong mga inaapakan. So number 5, Stingray. Alam niyo ba ang dahilan ng pagkamatay ni Steve Irwin, ang sikat na crocodile hunter, ay hindi namatay sa buhaya kundi sa isang stingray. Si Steve Irwin ay tinusok ng stingray sa kanyang puso ng ilang beses, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang stingray ay kilala bilang isang malumanay na hayop. Ngunit kapag ito ay nasa panganib, tinataas nito ang kanyang buntot na may matulis na panusok sa dulo. Ang madalas na dahilan ng pag-atake nito ay pag sila ay naaapakan ng hindi sinasadya. Sa number 4, Great White Shark. Kapag sinabi mo ang pinakadelikadong hayop sa dagat, ang pinakakinakatakutan ng madami ay ang Great White Shark. Sa lahat ng hayop sa listahan na ito, sila ang pinakasikat at kilala. Kaya naman, sobrang daming pelikula na mayroong Great White Shark. Hindi tao ang gustong pagkain ng mga Great White Shark, pero hindi din ito dahilan para hindi mangamba. Dahil isang kagat lang nito ay sapat na para ikamatay na magiging biktima. Alam nyo ba na noong January 2014-2018, ay mayroong isang patay na Great White Shark ang natagpuan sa isang beach sa Aurora. Ito ay may sukat na 17 feet at ito ang kasalukuyang pinakamalaking Great White Shark na nakita sa Pilipinas. So number 3, Saltwater Crocodile. Hindi lang sa ilog natatagpuan ang mga buwaya. Mayroon ding nakikitang mga buwaya sa karagatan na tinatawag na saltwater crocodile. Ang saltwater crocodile ay kinikilalang isa sa mga nakakamatay na hayop. Ito ay may haba na mula 17 feet hanggang 23 feet at may bigat na 450 hanggang 1,000 kilograms. Kaya din itong pumatay ng kambing, pating at maging ng tao. Noong taong 2019, sa isla ng Balabac, may mga napabalitang ilang kaso na nakagat o napatay ng mga ganitong buwaya. Sila ay kalimitang pumapatay ng hayop gaya ng aso, kambing at pati na rin ng mga mangingisda. At sa ikalawang pwesto, Blue Ring Octopus. Sa unang tingin, ito hindi mo mapapansin. Kahit ito'y maliit, ika'y mapapapilipit sa sakit. Ito ang Blue Ring Octopus na lubhang nakakamatay dahil ang kamandlang nito ay higit pa sa cyanide na kayang pumatay ng 26 na katao sa ilan lamang na segundo. Ito ay matatagpuan sa Pacific Ocean, karaniwang nagtatago sa mga bitak, kabibe at mga labi ng dagat. Mayroong asul na bilog-bilog sa kanilang katawan at makinang na mga galamay na animo'y nagpapaalala na huwag itong lalapitan. Ang mga nabiktima ng Blue Ring Octopus ay nakakaranas ng pagkawala ng pakiramdam, nahihirapan sa paghinga, pagbaba ng blood pressure at muscle paralysis. Kinakailangan ng maagap na gamutan dahil ilang segundo lang ang biktima ng Blue Ring Octopus ay maaaring mamatay sa respiratory failure. At ang pinakadelikadong hayop na makikita sa dagat sa ating listahan ay ang box jellyfish. Wala man itong matatalas na ipin,
mas madami pa rin itong napapatay kumpara sa mga ahas, pating, at buhaya. Ang mga box jellyfish ay transparent, kulay asul o puti, kaya naman hindi ito madaling makikita sa tubig. Kapag ikaw ay nabiktima nito, hindi mo malalaman na ang box jellyfish ang may sala. Makakaramdam ka lamang ng sobrang sakit. Sinasabi ng isang box jellyfish ay may sapat na venom na kayang pumatay ng hanggang 60 na katao. At ang mas delikado pa nito ay kung gaano kabilis umepekto ang kanilang venom. Ang venom nito ay kayang pumatay sa loob lamang 5 minuto. Kumpara sa ibang jellyfish na nagpapalutang-lutang lang sa dagat at walang mga mata, ang box jellyfish ay lumalangoy at mayroong mga mata sa gilid ng kanilang katawan. Ito ay ginagamit nila upang mag-hunt ng mga maliliit na isda. Sa Pilipinas, sinasabi na sa 20 hanggang 40 na katao ang namamatay sa box jellyfish kada taon. Alam nyo ba noong July 2018, may isang 7-year-old na batang swimmer ang namatay sa Karamuan? Si Gaia Tremachi ay isang Filipino-Italian gold medalist swimmer na nagbabakasyon sa Pilipinas nang siya ay maaksidente. Nangongolekta lang ng seashell si Gaia sa mababaw na parte ng beach nang siya ay atakihin ng isang box jellyfish. Hindi ito nakita ni Gaia at may naramdaman na lang siyang masakit. Sa kasamaang palad, hindi na nakaabot ng buhay si Gaia sa ospital. Kapag ikaw ay nasting ng box jellyfish, ano nga ba ang dapat gawin? Pwedeng linisin ang parte ng naapektuhang katawan. Gamit ang suka para matanggal ang mga titirang venom na nakadikit sa balat. At dapat din dalhin agad sa ospital ang biktima. Alam nyo ba na ayon sa mga doktor, ang paggamit ng ihi bilang gamot sa venom ng box jellyfish ay hindi epektibo at hindi dapat gawin.